ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na po ang mga ikse ng ating pakakaabangan ngayong araw ng Miyerkules. Isang araw ay nagising itong si Rica ng walang tao sa kanilang tahanan. Nakita niya ang isang liham na iniwan ng kanyang ina sa ibabaw ng mesa. Hindi na nga raw niya ginising ito sapagkat may pupuntahan lamang daw siya. Naisip naman ni Rica ang sinabi ng kanyang kapatid na si Bea na ang buhay nga raw nila sa labas ay hindi tumitigil. Upang muling manumbalik ang kanyang normal na buhay, ay lakas loob namang sinubukan ni Rica na lumabas ng kanilang tahanan. Isang grupo ng mga tao na nagkukwentuhan sa labas ng kanilang gate ang kanyang nakita. Na-imagine ni Rica na baka siya ang pinag-uusapan ng mga ito, ngunit napagtagumpayan niya na hindi na lamang ito pansinin. Sa kabilang banda ay 30 minutos na nga naghihintay itong si Dan sa labas ng isang gusali upang ibigay lamang ang order na pagkain ng isang customer. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay bigla naman itong kinansel ang kanyang order. Sa patuloy na paglalakad ni Rica ay nakayuko pa rin ang dalaga. Hindi niya nga napansin ang pagdaan ng isang sasakyan lula ng isang binatang nagngangalang Kyle. Ito nga ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagbaba nito ng kanyang sasakyan ay kasama niya ang kanyang kaibigan na si Chino. Punong-puno na pag-asa ang kanilang mga mata sapagkat ngayong araw magsisimula ang kanilang panibagong istorya. Nagpatayo sila ng isang kumpanya na tatawaging Balay Arkitektura. Nagpasalamat si Kyle kay Chino sapagkat matapang nitong hinarap ang pagkakataon na mag-resign sa kanyang trabaho kapalit ng kanilang bagong kumpanya. Sa isang park sa kanilang lugar ay matyaga namang naghihintay itong si Carla sa pagdating ni Mayor Troy. Isang malakas na sampal naman ang agad na inumang ni Kakay sa kanyang dating kasintahan. Galit na kinwestiyon nito ang ginawang pagtulong ni Mayor sa kanilang pamilya. Anya, ginawa pa nga raw sinungaling ang kanyang anak na si Belia. Galit at naiiyak na tanong ni Kakay ay kung bakit ipinagbigay alam nga raw ni Troy sa kanilang attorney ang katangi-tangi niyang sekreto na silang dalawa lamang dapat ang nakakaalam. Sambit naman ni Troy, ginawa niya lamang daw yon upang protektahan itong sila Kakay sapagkat sigurado nga raw siya na malalaman nila Bobby ang kanyang nakaraan. Upang masigurado na manalo sila sa kaso ay sinabi niya ito sa kanilang attorney. Tanong ni Kakay, bakit hindi man lang daw humingi ng permiso ito sa kanya? Hindi nga raw ito dapat nangingilam sa problema nila ng kanyang pamilya. Samantala, hindi naman inaasahan na sa paglilibot ni Dan at pagde-deliver ng mga produkto ay makikita niya ang kanyang asawa kausap si Mayor Troy sa isang park. Napababa nga ito ng kanyang motorsiklo nang wala sa oras. Nag-iisip ito kung ano nga ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit sa tindi ng kanyang selos ay mas pinili nito na mag-walk out na lamang. Habang itong si Mayor Troy ay sinabing ano nga raw ba ang kinatatakot ni Kakay kung sakaling malaman ito ng kanyang pamilya, naisip tuloy ni Troy na baka hindi pa nga ito alam ng kanyang asawa. Sa tindi ng kanyang galit ay nagdesisyon na nga rin itong si Carla na palitan ng kanilang abogado. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin na naglalakad itong si Ikay nang nakayuko hanggang sa natigilan ng dalaga sapagkat naisa na nitong bumili ng prutas. Isa naman sa tendero nito ay nanonood ng video scandal nila Counselor at dito ngayon nakita niya mismo itong si Kikay. Diretsahan niyang tinanong itong dalaga kung siya nga raw ba ang nasa video. Dahil dito, napatakbo naman itong si Ikay papalayo sa naturang lugar. Galit naman na umuwi itong si Carla sa kanilang tahanan at nang matsambahan niya nga ang kanyang anak na si Bea, sinabi nito na mag-uusap nga raw silang dalawa sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Samantala, humahangos naman na ibinalita ni Nico sa kanyang ina na wala nga raw sa loob ng kanilang tahanan ng kanyang ati Ikay. Kaya dali-dali namang chinek ni Kakay ang kwarto ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito ay muling nagbalik si Rica sa lugar kung saan pinlano niyang magpatiwakal noon. Tumayo ito sa pinakatuktok ng gusali at ipinikit muli ang kanyang mga mata. Huminga ito ng napakalalim at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay tinignan niya ang buong paligid. Ito na nga yata ang paraan ni Ikay upang unti-unti niyang matanggap at bumalik sa normal niyang buhay. Samantala, isang makulay na mensahe naman ang nakaukit sa isang pader ang siyang pumukaw sa atensyon ni Rica. Nakasulat dito ang mensaheng, "Are you okay? Lahat ng sira ay kayang ayusin. Laban! At ang huli ay everything is possible as long as you fight for it." Tila ang mga mensaheng ito ay nakalaan talaga para sa dalaga.
Bigla namang naalala ni Rika ang pagkakataon kung saan isang lalaki ang humatak sa kanya, kaya naman hindi natuloy noon ang kanyang pagpapatiwakal. Naiiyak na hinawakan ni Rika ang drawing ng isang babae katabi ng mga mensaheng nakaukit sa pader. Sa kabilang dako naman, makaraan ang ilang taon na hindi nila pagkikita ay muling pinagtagpo ang landas nila Raven at Kyle. Tuwang-tuwa naman ang dalaga sapagkat nang tawagin niya nga ang pangalan ng binata ay naalala pa nito ang kanyang pangalan. Huling pagkikita nga ng dalawa ay nang matapos pa ang kanilang high school. Tanong ni Raven kung bumalik na nga ro ba sa sedero itong si Kyle, sumugot naman ang oo itong binata. Naka-receive naman ng isang text message itong si Kyle kaya naman nagpaalam na nga ito sa dalaga. Sumagot din naman itong si Raven at sinabing dumating na nga rin daw ang kanyang kamiting. At dito na nga po nagtatapos ang ating episode review para sa araw ng Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Don't forget to subscribe!